guys, good morning, it's Drew. Bibigyan na ako ng update dun sa video ko tungkol sa capacitor and battery. Sasagutin natin ngayon yung mga tanong dun, yung mga nagtatanong tungkol sa capacitor. Hindi ba daw ba malolobat yung battery o madi-discharge yung karga ng battery kahit nakakonect yung capacitor? Lalo na pag di daw ginagamit yung motor. Ayun, nag-aalala sila sa ganon, baka madrain daw yung battery. So, nagre-request sila maglagay daw ng on-off switch para sa capacitor, para pag di daw ginagamit, i-off yung switch. Para sa akin, hindi rin naman safe yun kasi rekta sa battery yung connection ng capacitor. Kahit maglagay ka ng switch, minsan hindi mo nilaasahan, napipindot mo yung on-off switch, kaya hindi rin safe. Kaya ngayon, gagawa ko ng tutorial. Imbes na maglagay ako ng on-off switch, maglalagay na lang ako ng relay. Kagandahan nitong may relay, pag di mo ginagamit yung motor, as in walang connection yung capacitor sa battery. Tapos pag gagamitin mo yung motor, i-on mo yung susi, doon pala magkakakoneksyon yung capacitor sa battery. So, ito, yung mga bago sa channel ko, kung pinapanood nyo to, panoorin nyo muna yung in-upload ko tungkol dun sa capacitor. Yan, ilalagay ko na lang sa taas, yung mag-appear sa taas, ayan. Click nyo na lang, panoorin nyo muna, tapos pag napanood nyo na, balik kayo dito para magka-idea kayo dun sa capacitor. Panoorin nyo to, yung tutorial na to. So, ayan guys, dito na tayo sa ating motor, Honda Wave 125. Ayan, umpisa na natin yung tutorial. Ituturo ko na lang ko sa inyo yung pag-wirings nitong relay papunta sa motor, pati yung capacitor. Ipapakita ko na lang kung saan sila i-coconnect. So, umpisa na tayo. So, eto yung relay guys. Yan, yung pin 86 tsaka 85, yan yung magiging trigger. Unahin natin yung pin 86. Bali positive yan. Ito guys, kahit magkabaligtad yung pin 85 tsaka 86, okay lang, walang magiging problema. Kaya kahit sa inyo i-connect yan, pwede, basta negative positive yan, 85 tsaka 86. So ang 86, yun ang gagawin kong positive. I-connect natin yan sa ignition switch, yung wire ng ignition switch. Dalawa yung wire ng ignition switch dyan. So, ito yung ignition switch guys. Yan yung wire nya. Ayan, hanapin nyo lang. So, ito. Pasensya na kayo kung ganyan yung wire nung sa motor ko. Kasi, yung motor ko medyo luma na. Kaya, yung wirings nagkakaputol-putol na. Kaya, yan. Puro, halos puro dugtong na. So, ang hahanapin natin dyan, magkoconnect tayo dun sa pagka-on mo ng susi, dun siya magkakaroon ng kuryente. So, paano natin malalaman yan? Kailangan natin ng test light para makita natin kung saan yung connection na yun. Ito, test light. Pasensya na kayo guys, ganyan yung test light ko. Ginawa ko lang yan. Bombilya lang ng headlight. Tapos, linagyan ko lang ng wire. Negative tsaka positive yan. So, ayan guys. Bali ang mangyayari, yung isang wire, ilalagay nyo sa battery ground. Ayan. Yun ang battery ground yan. Yung nakakabit dun. Yan. Battery ground yan. Tapos, yung isa, clip, yan ang pang-test natin. Yung sa positive. Tingnan natin kung saan yung wire na gagamitin natin. Kung saan tayo magkoconnect. So, ipapakita ko ha. Bali yung ignition switch, yung kulay ng wire niya, dalawa yan. Yung isa, pure red. Tapos, yung isa, red na may stripe na black. Ayan. Ewan ko lang kung ganyan talaga yung kulay niya kasi yung sa akin ganyan yung kulay. So, eto, i-connect natin yung positive dito sa wire na pure red. Tingnan natin kung iilaw. So, ayan, umiilaw. Ibig sabihin, yung wire na yan, yung pure red, direkta yan sa battery, sa positive. So, hindi yan yung connection na hinahanap natin. Yung hinahanap natin, yung isa, yung once na sinusuyan mo yung motor, pag inon mo, doon lang lalabas yung kuryente. Doon lang dapat sisindi yung ilaw pagka-on na susi. So, tingnan natin. So, ayan guys,
susian ko yung motor, iyon natin susi. Pag umilaw yung wire na yon, yung red na may stripe na black, ibig sabihin dyan tayo magdudugtong. Dyan natin idudugtong. Susi. On natin. Okay. Yan. O yan, sumindi. Yun, o. Naka-on ha. Off natin. O, on natin ulit. Okay. On. Yan, sumindi. So, dyan tayo magdudugtong. Yung pin 86, dyan natin idudugtong. Yung wire. Yan ha. Ayan, yan. Yung wire na yan. Yung red na may black na stripe. Yan. Dyan natin ilalagay yung connection ng pin 86 na relay. Tapos, ito yung isa. Yan yung straight sa battery. Direkta yan sa battery. Kaya, yan. Pagkalagay ko ng pin, ay yung clip, umilaw siya. So, ayan guys ha. Tandaan nyo, yung red na wire na may stripe na black, ayan, yun tayo magdudugtong. Doon natin dudugtong yung pin 86. So, ayan guys, tapos na tayo sa pin 86. Pin 85 naman tayo. Sa pin 85, ayan, ilalagay nyo yan sa body ground ng motor. Ayan. Basta't yung pin 85, ilalagay nyo sa body ground ng motor. Ayan, yung sa chassis. Ayan, yung mga bakal-bakal dyan. Basta't yung walang pintura at kalawang para ma-access yung kuryente sa body ground. Yan. So, ngayon guys, pin 30 naman. Yung pin 30 ng relay, positive yan, direkta yan sa positive ng battery. Bali, yung pin 30, yun yung pinaka-main. So, ayan, next na tayo. Yung pin 87 naman, ito, yung dalawang to, sa relay, pin 87, kahit saan kayo mag-connect dyan, may output yung dalawa na yan. Pag nag-trigger yung 85 at saka 86, magkaka-output pares yan, yung pin 87. Dyan napapasok yung capacitor. Ito yung capacitor. Ayan. Ito yung capacitor. Tandaan nyo lang, itong side na to ng capacitor na may white na to, ayan yung negative. Yan, tandaan nyo, yung white na yan, yun yung negative. Tapos yung isa, positive. So, ayan guys, tandaan nyo, yung pin 87, dyan papasok yung capacitor. Yung positive ng pa-capacitor, idudugtong nyo sa pin 87 ng relay. Ayan ha. Tapos, itong negative ng capacitor, direkta yan, papunta sa negative ng battery. Ha? Tandaan nyo ha. Negative ng capacitor, direkta yan papunta sa negative ng battery. So, ayan guys ha, maliwanag ha. Yung positive ng capacitor, pupunta sa number 87 ng relay. Tapos, yung negative ng capacitor, pupunta sa direkta sa negative ng battery. So, ayan guys, kumpleto na yung connection natin. Hopefully na nakasunod kayo. Pwede nyo naman ulit-ulitin itong video kung nalilito kayo. Yung setup na yan, once na hindi mo ginagamit yung motor, automatic, naka-off yung connection ng capacitor sa battery. Pero pag gagamitin yung motor, once na in-on mo yung susi, ayan, automatic, magkaka-connection yung capacitor sa battery. So, ayan. Ayan yung setup nyan. So, ayan guys, kung nalilito kayo, gagawa ako ng diagram para may guide kayo. So, tara, gawa tayo ng diagram. So, ayan guys, ito na yung ating diagram para meron kayong guide. Nilagay ko na rin dyan yung mga pyesa. Andin drawing ko na. Andyan na yung capacitor, ignition switch, relay, ground, at saka yung battery. O, ayan. Isusum ko ng konti para makita nyo. So, ayan. Guguhitan ko na lang yung mga kailangan i-connect sa dapat i-connect. Ayan. Una tayo sa relay. Ito. Pin 86 at saka 85 muna tayo. Ayan. Tandaan nyo. Yung pin 85 at saka 86, trigger yan. Bali, negative at positive yan. Kahit magkabaligtad yung connection yan, walang magiging problema. Okay lang. Kaya, ito. Una ko sa pin 86,
yung pin 86 yun ang ginawa kong positive. Yan, bali yung pin 86 pupunta yan sa ignition switch. Yung nakita nyo sa video kanina, yung kulay red na may stripe na black, ayun, dun nyo i-coconnect. So ayun, yung pin 86 sa ignition switch mapupunta. Tapos yung pin 85 negative pupunta yan sa body ground ng motor. Tapos ito yung pin 30 ng relay, positive yan, pupunta yan direkta sa positive ng battery. Ayan ha, pin 30 positive direkta papunta sa positive ng battery. Bali ganito yung mangyayari niyan. Pagka on mo ng susi ng motor, ayan yung ignition switch, magkaka-trigger yung 85 at saka 86. Bali yung pin 87, yung parehong pin 87, magkakaroon ng output dyan. Ayan, kahit saan kayo mag-connect dyan, pwede. Dyan napapasok yung ating capacitor. Ayan, bali yung positive ng capacitor, ayan, i-connect nyo dito sa pin 87. Ayan ha, kahit saan dyan, sa dalawang yan, may connection yan. Pagka-trigger nung 85 tsaka 86, magkaka-output yung 87. O, yung positive ng capacitor, i-connect nyo sa pin 87. Tapos, yung negative side ng capacitor, pupunta yan direkta sa negative side ng battery. So, eto guys, kumuha ko ng ball pen na red at saka black para hindi kayo malito sa connection. Bali, yung red, yun ang magiging positive. At yung black, yun ang negative. So ayan guys, tapos na yung ating diagram. Ayan, para may guide kayo, screenshot nyo na lang para magka-kopya kayo. So ayan, isusum ko para makita yung maigi. Ulitin ko yung mga connection ha. Yung 86 positive, papunta yan sa ignition switch. Tapos itong 85, papunta yan sa body ground. Tapos, yung number 30, positive, papunta yan sa positive, direkta sa battery. Tapos, yung 87, papunta yan sa positive ng capacitor. Ito, yung 87, papunta sa positive ng capacitor. Tapos, yung negative side ng capacitor, papunta direkta sa negative side ng battery. Ayan yung kabuuan. So, ayan guys. Screenshot nyo na lang para may kopya kayo, para hindi kayo malito. So, ayan guys, yung mga iba pa nagtatanong, pwede ba daw ba gumamit ng mas mataas na voltage na capacitor? Yung mga 300 volts, 500 volts, ganyan. Para sa akin ha, base sa aking experience, hindi maganda maglagay ng mataas na voltage na capacitor. Kasi naranasan ko, nung gumamit ako ng capacitor na 300 volts, laging sira yung aking spark plug. Ayun, nakailang palit akong spark plug noon. Akala ko yung ignition coil lang sira, kaya nakabili ako ng ignition coil na bago. Pero ganun pa rin, laging sira yung spark plug. At inano ko, tinanggal ko yung capacitor na 300 volts, binalik ko yung dati, yung 50 volts sira. Ayun, simula nun, nag-okay na. Hindi na nasisira yung spark plug. Kaya, ayan, tips ko lang sa inyo, huwag kayong maglalagay ng mataas na voltage na capacitor. Ayan, para iwas sira ng mga spark plug. Tapos, yung mga nagtatanong kung pwede ba daw yung mga lower voltage, yung 25 volts. Ayan, pwede yan. 25 volts, 50 volts, 63 volts. Ayan, pwede yung mga yan. Huwag lang yung 12 volts, ganyan, yung katulad nung sa battery na 12 volts. Huwag kayong maglalagay ng 12 volts kasi minsan pag gumaandar na yung motor,
nasa high RPM yan, tumataas yung voltage ng ano reading sa battery. Pag 12 volts lang yung nagagayin yung capacitor, masusunog. Hindi niya kakayanin kasi tataas yung voltage. So, mas maigi, maglagay kayo yung 25 volts, 50 volts, 63 volts. Ayan. Yan, okay yan. Safe yan. Ito pa guys, for safety, yung capacitor, kung hindi nyo alam yung polarity, ito yung polarity niya. Yung nakikita nyo yan, ito. Itong white na to, na may, ayan yan, yung symbol na yan. Yan yung negative side. Tapos yung isa, positive. Yan. Huwag kayo magkakamali, magkakabaliktad yan. Kasi masusunog yung capacitor pag nagkabaliktad. At baka madamay pati battery. Ito pa guys, dagdag kalaman na rin. Habang tumataas yung number ng microfarads, mas maganda. Mas tumatagal ma-discharge yung charge nitong capacitor. Capacitor kasi, parang battery lang ng ano yan, cellphone. Yung mga yung milliamp hour, parang ganon. Minsan kasi yung mga battery ng mga cellphone, minsan may 5,000 milliamp hour, may 7,000 milliamp hour. Ayan, habang tumataas yung number, mas matagal ma-discharge. Habang tumataas yung number ng microfarads, ibig sabihin, mas matagal ma-discharge. Ayan. Tsaka ito pa, may nagtanong din doon kung mapapa-under ba daw ng capacitor ang push start pag lowbat na yung battery. Masasabi ko lang doon, hindi po kayang pa-underin ng capacitor yung push start pag lowbat na yung battery. Kasi itong capacitor, magkakaroon lang ng epekto pag umandar na yung makina ng motor. Ayun. Okay guys, ayun yung tutorial. Sana may natutuwang kayo at nakatulong sa inyo itong tutorial na to. At kung nagustuhan nyo, pakilike naman at pakishare para mapanood din ng iba at makatulong din sa kanila. Tsaka sa susunod naman, gagawa ako ng DIY tsaka tutorial about sa supercapacitors naman. Gagawin nating battery sa motor natin, yung mga supercapacitors. Pero bago kumagawa yan, kailangan ko munang bilhin yung mga pyesa. Hopefully soon, magagawa ko yung tutorial na. Para hindi na kayo mag-alala na malulubat yung inyong mga battery sa motor. Kasi mas maganda yung gawing battery, yung capacitor. Mas tumatagal. Yan. So, yan guys. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din sa pag-suporta. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. At paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga new uploads ko. So, ayan guys. Salamat and God bless. See you on next vlog. Peace out. Oh,